Dito kayo magtataka, ha? Eto, eto! Kita niyo, ipapakita ko sa inyo kung gaano kabulag ang mga bulag. Ah, ganito sila kabulag. O, bulag! Pasok! Bulag prinsipyo number one. Ayan. Our PBBM is strong leader. He is a lot in doing a good governance. Little by little, he can manage the situation. There's a lot of praying to PBBM and Sara in their leadership. He is addressing one by one. He is using his own style. Anong style yan? Don't compare from Digong, Jimmy, or Chetra. It's just the beginning of wisdom. Anak ng weteng. Ang lupet, ano? O, di ba? Una, ang punto niya. He is addressing one by one. So sabi, relax. He is using his own style. Relax. Style niyo bulok. Don't compare from Digong, GMA, or etc. Sino si etc.? May presidente pata etc.? It's just the beginning of wisdom. Beginning pa lang daw. Nagsisimula pa lang. Relax lang kayo mga atabs. Kasi kayo masyado kayong judgmental. Nasaan ang wisdom? Wala-wala. Joke lang yun. Sabi, it's just the beginning. Simula pa lamang. Kaya wag kayong gano'n dyan. Masyado kayong mga judgmental. Ang lupit, ano? Yan po ang kanilang dahilan. Wala pang 6 years. Tama ka dyan, Anarot. Husgahan mo pagkatapos ng 6 na taon. Tsaka natin sabihin, walang nagawa after 6 na taon, ha? May galibay. Betcha bay galibay. Wow! Relax! Sige. Okay. Bulag principle number 2. Pak! Madam Amy, I feel and believe that the destabilizer are trying to make... So yung mga pumapatay, mga gumagahasa, mga kriminal, mga nagkakalat na mga pusher at drug lord, ginagawa lang kasi nila yon to destabilize PBBM. So it's not really because they are criminals. They are just destabilizer of this government. Now you know. They're trying to make things look bad in... They're trying to make things that look bad in the expense of the blood of our countrymen. Just to put blame on the current administration. So parang ang dating, sinasadya lang daw yan para siraan lang si PBBM. So yung mga krimen, sa madaling salita, strategy lang yun para i-destabilize. Ay nako. May God bless the Marcoses family with loyal serving people do greatness for this country. Lupet. I am just showing you what kind of Filipino people we have in this land. Destabilizer lang daw yung mga kriminal. Okay? Hindi daw yun. Ano. Sige, bahala kayo. Ito pa. PBBM silence does not mean doesn't care on peace and other situation in the country. Yung pagiging tahimik daw niya, hindi ibig sabihin na wala siyang ginagawa. Okay? Sabi dito, it is the duty of the PNP military to protect our people, but the LGU must also do something to protect their constituents. Talagang kailangan mailag kay PBBM eh. Ha? So, lahat ng mga hindi magandang ginagawa, ilipat natin doon sa kapulisan, kasundaluhan. Lipat na rin natin sa LGU. Pero pagka may magandang nagawa, lahat ng credit kay BBBM. Pero pag pangit, sa iba na. Ganda, galing, ang galing ha.
This is the time that we must all act to protect each other. Wow. Barangay officials should initiate to establish migration monitoring and have a list of new residents in the area. Police visibility in the barangay level could also help reduce, if not prevent, criminality in the area. Tama! Wala ko sinabing mali. Pero hindi ho gagalaw yan. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi ho gagalaw yan mga yan nang walang naguutos sa taas. Maniwala ho kayo sa akin. Bakit? Meron pa, kasi meron pa ho yung mga nandyan sa baba. Eh, kasama ho sila doon. Kasama ho sila sa mga nagtutulak. Kasama ho sila, di ba? Naalala nyo, nakalimutan nyo na ho ba? Nung panahon ni PRRD, ang daming sangkot na pulis din. Paano mo maasahan na poprotektahan lang ng pulis? Paano mo maasahan poprotektahan ng mga barangay officials? Pare, ayun, madam, hindi nyo ho ba nabalitaan nung panahon ni PRRD na napakaraming barangay officials na sangkot sa droga? Tapos yun ang gusto ninyong asahan? Bakit hindi gawin ng presidente yung ginawa ni PRRD na yung mga barangay official na sangkot sa mga krimen at yung mga kapulisan pinapangalanan, pinapakasuhan? Tapos ngayon sasabihin nyo, iasa na lang natin? Para lang hindi masisi si PBBM, iasa na lang natin ito sa mga nasa baba. Na alam naman natin, marami sa kanila, o kung hindi man marami, meron sa kanila, involved dyan. Sabi nito, Boss Banat Bay, ngayon pwede na natin sabihin na di ang pagsasalita ng English ang batayan ng katalinuhan. Matagal ko nang alam yun. Ito nga hindi ko maintindihan eh. Pwede naman kasing Tagalogin para mas maintindihan, para hindi na lang ano. Ewan ko bakit kailangan Englishin eh. Hindi na bago. Kahit naman kay Pangulong Duterte, meron ng ganyan. Alam nyo, marami talagang salbahe, kriminal. Nasa Bible na po yan. Hope ibalik na lang ang death penalty. Basta lang talaga mailusot, ano? Talagang kailangan kumuot pa sa Bible. Alam mo, kapatid, ha? Kapatid na Maria Bella Sarte. Ang Biblia ho, it was written matagal na. Noon pa lang po, may kasamaan na. Pero hindi ibig sabihin noon, ipababayaan na lang. Kasi sabi ng Biblia, nasasama ng sasama habang tumatagal. Kaya nga merong inilagay na otoridad ang ating Diyos na nasa Biblia din po to keep the peace. So wag ho nating sabihin o idahilan na nasa Bible yan, talagang ganyan na yan. Hindi pa pwedeng dahilan po yun. Kasi hindi ho dahilan yan, ang tawag ho dyan palusot. Ito na naman yung prinsipyo. Hindi na bago yan. Kahit naman kay PRRD, meron yan. Wala naman yung sinasabi si Senator Aimee. Ito mga comment na to, ha. Kinuha ko ito dun sa post ni Senator Aimee. For your own context. Wala naman yung sinasabi si Senator Aimee na wala nung panahon ni PRRD. Ang sinasabi niya, growing. Sana ho, basahin natin bago tayo magkomento para hindi ho tayo naliligaw. Growing lawlessness. Paki-Google para ho mas maintindihan natin. Madam Maria Bella Sarte. Google po natin. Ang ibig sabihin po ng growing lawlessness, yumayabong, dumadami, umaangat ang numero ng mga kriminal. Wala akong sinabi si Senator Aimee na wala yan sa wala sa panahon ni PRRD, but ngayon meron. Parang wala ako nakita sa statement niyang yan eh. Parang ginagawa natin ng sariling statement. Bakit gayon? Anong meron?
Baka kala nyo dyan lang nagtatapos. Meron pa. Hindi pa pwede yan. Ipakita natin ng lahat ng kanila. Bulag principle. Ayan. Senator Amy, sinasagad nila ang pasyensya ng gobyerno kasi gusto nila magkamali na naman ang galaw ng pamahalaan. Siyempre, plus point yun sa kanila. Madami silang maibabato. Sinisikil ang aming kalayaan. Kaliwat kanan na naman yan sinisigaw nila. Di sila makaporma. Nabalian sila ng pakpak. Rain Rayani. Yan, hindi nyo napapansin. Iisa yung kanilang tono, eh, no? Yung kanilang tono, yung mga krimen na yan, yung mga nangyayaring hindi maganda sa ating lipunan, eh, ginagawa para lang pabagsakin si President Marcos to destabilize. Kaya, tignan mo, talagang sinasagad lang nilang pasyensya ng gobyerno. Ang lupit nyo. Nabalian sila ng pakpak. Nabalian ng pakpak. Question, Madam Rain, Sir Rain or Madam, I'm not sure. Anong English ng pakpak? Baka hindi nabalian ng pakpak. Kasi ang natalo si Robredo, eh. So hindi pakpak ang nabal. Nyo na kung isipin nyo, ha, may komento si Senator Amy sa kanila, ha? Ay, sa kanila, sa gobyerno ni PBBM. Etong mga ito, pilit pa rin inilulusot. Ganyan sila. Kaya nga ito, eh, papakita, di ba sinabi ko na ikwento ko nga sa inyo, paano masasabi na bulag ang mga ilang mga panatiko ng mga Marcos. Alam niyo kung gaano kabulag? Gumawa ng pelikula si Senator Amy. Si Senator Amy gumawa ng pelikula. Take note. Ha? Take note. Si Senator Amy gumawa ng pelikula. Hindi niyo ba hindi niyo napansin? The only people na nagpo-promote nito ay yung kampo ni Senator Amy. Not the camp of the president. Hindi nyo napapansin yun? Ah, bakit? Kasi on that movie, hindi ang magandang pinortray ng movie na yun sa presidente natin ngayon. Sabi nga ng mga nanood, hindi ako nanood, ha? Pero ito sinasabi ng mga nanood, it's all about Amy. Ah, pinalalakas si Amy, it's all about Amy. At sa katunayan, meron pang birada doon against PBBM. Pero hindi nyo napansin? Paglabas ng tao, ganito sila kabulag. Naiyak nga ako, eh. They're making the Marcoses human. Pasimuno niya si Sangkay, naiyak nga ako. Gusto ko punasan niya mga OA. Sobrang OA, di ba? Naiyak nga ako, eh. Naiyak kayo? Kung ano-ano nang ang tinawag dun tatay dun sa anak, naiyak pa kayo? Hindi nyo na-realize na ganun talaga yung anak? Don't tell me strategy pa rin yun. Ha? Pansinin nyo, ha? Kung ano-ano na yung sinabi nung tatay dun sa anak, ano sinabi nila? They're making the Marcoses human. Hindi nyo ba nakikita na ultimong tatay kung ano-ano sinasabi dun sa anak? Pero dahil sa sobrang kabulagan na ninyo, pagiging panatiko na ninyo, pagiging kulto ninyo, eh wala kayo nakikitang mali. Diba? Ganun kayo kapanatiko. O, papakita ko pa sa inyo, ha? O, ito pa. Sama-sama kayo mga pagpakabulag. O, ito. Pasok. O, well, madam, they're trying to trigger this administration, obviously. The best countermeasure is to hand down death penalty. Salamat, Senator Amy. Mantakin mo. Talagang ang ano nila, ang kanilang lusot, ang kanilang packaging sa mga nangyayaring krimen na to, eh sinusubok lang si Ferdinand Marcos Jr.
Ang lupit, ano? Ang lupit nyo. Alam mo, eto ha, baka sabihin ninyo, sinasabi ko, sinisisi ko si Ferdinand Bongbong Marcos, ha? Hindi. Hindi ko ho sinisisi. Ang sinasabi ko lang ganito, Mr. President, it's time to wake up. Mr. President, it's time for you na magalit. Like what your sisters said, it's time for you to get mad. To get mad sa mga kriminal. Ipakita nyo yung tapang ninyo sa mga kriminal. It's time to give a strong statement against these criminals so that not only the criminals matatakot, but our law enforcers, magkakaroon sila ng motibasyon. Yun ang sinasabi natin dito. Hindi ho natin sinasabing, oy, Marcos, kasalanan mo, hindi, kasalanan mo, hindi. That's not the end of what I'm saying. The motive of what I'm saying is simply like this. It's time for you to get mad sa criminality. It's time for you to show force and not keep quiet. Natulad na sinasabi ng iba dyan na ano, strategy yan eh. Easy lang, relax lang. Wala pang ano, tatangong dandan lang. Ano ito, bagal kilos? Everyday na nagbabagal tayo, ha, merong mga nadudukot at namamatay. Again, hindi ho ito fake news, ha. Ni-report na ng PNP yan. Eto, humirit na yung kapatid. Huwag niyong sabihin sa akin, fake news pa rin yan. Oh. Huwag ho kayo magagalit. Kung magagalit kayo sa akin, magalit to kayo kay Senator Raimi. Bakit? Kino-quote ko lang siya dito. Oh, sabi nga ni Mitch, sabi nga dito sa amin, sana bumalik na lang si PRRD. Safe kasi sa panahon ni PRRD, takot kasi ang mga tao ngayon, lalo na pag nag-aabang na sasakyan o maglalakad sa gilid ng kasada dahil sa van. Pero wait, ha, mamaya, may papakita rin ako, may fake news din yan. Pero feeling ko, ang nagpapalabas niyan, eh yung mga Panatiko, para lang masabi nila, fake news yan. Ha? A day in the life of Kagawad. Oy, Kagawad. Kagawad. Hindi, ito ah. Ultimo nga mo, girls, eh. Alam mo, sabi sa akin, Sir, punta tayong Dabao. Sabi ko, bakit? Sino naman akong gumastos? Punta tayong Dabao, bakit? Kausapin natin si PRRD. Balik na lang kasi natatakot na kami. Ay, Doc, Charlie J, Jarap, for your gas, bro. Thank you very much. Oh, kailangan natin yan. Mahaba-haba ang biyahe natin. Tapos may humirit pa kanina dyan na binlock ko. Sabi niya, bakit ang konti na nanonood? Bakit ang konti na nagko-comment? Kasalanan ko ba kung boring ang politika ngayon? Kasalanan ko kung boring ang politika? Kasalanan ko kung araw-araw ang issue, asin, asukal, sibuyas. Hindi ko alam kung magluluto na lang ba talaga tayo. Asin, sibuyas, asukal, sibuyas. Araw-araw, ganun. Yan ang issue. Tapos sasabihin nyo, kasalanan ng mga nawala na ng gana ang tao. Yan ang totoo. Nawala na ng gana. Kasi nga, sabi ko nga eh, dito ah, observe nyo to. Hindi lang naman ho ang mga Yisconian vloggers ang bumagsak ang viewers eh. Ultimo mga tanso vloggers, bumagsak ang viewers. Bakit to? Tinamad na tao. Nawala ng pag-asa. Bakit? Ganito eh. Ganito ginawa nila eh. Ha? Ito ginawa nila sa mga tao. Okay? Hinipe
during campaign. Talagang bagong Pilipinas, bagong mukha. Tang. Inangat nila, angat-angat talaga yung espiritu ng para sa bayan. Nung naupo, anyari, sunod-sunod ang problema naglabasan. Di ba? Sunod-sunod ang problema naglabasan. Okay? Tapos, ano ginawa? Ito ah, hindi yun namin kasalanan. Ang mga Esconians, cool nga lang kami. 2 joints. Ganun lang kami. Oh, ano ginawa? Yung mga sip-sip na mga hindi nabigyan ng pwesto, ginulo yung administrasyon. Oh, asan doon yung unity na sinasabi? Eh, kayo-kayo nag-aaway-aaway. Mantakin mo, sa sobrang boring na sila, sila-sila nag-aaway na. Tinawag ni Tansong Panot itong mga iba na baby vlogger. Oh, excuse me po, ako lang ang baby dito. Ako lang ang baby mo. Baby mo. Oh, di ba? Oh, kasalanan ba namin? Eh, kayo-kayo nga nag-aaway, hindi kayo nagkakasundo. Tapos sabi nyo, sisisihin nyo sa amin kung bakit bumabagsak ang ano. Oh, ganun. Diba? Oh, sige nga, asan na yung mga 31 million na sinasabi ninyo? Oh, ha, hello! How are you? Kamusta ang kuryente? Kamusta? Kamusta asukal ninyo? Kamusta ang supply ninyo? Kamusta ang pagko-commute ninyo? Kamusta ang pagpasok niyo sa eskwelahan? Kamusta ang ayuda? Ha? Kamusta? Oh, yung mga kinabibiligan, kinabibili ba ninyong mga vlogger? Kamusta na sila? Sila-sila nag-uumpugan na, lalaki kasi. Oh. Ana, nabusog kasi sobre. Ay, ang jijinit ng ulo sa isa't isa. O, oh, diba? Tapos, sasabihin nyo, kami pa? Kami, 2 joints. Relax lang, atabs. Diba? Oh. Gusto ko nga, ano eh. Gusto ko nga bumanat sa ano eh. Gusto kong bumanat sa Facebook ko, kaya lang naiirita ako. Ah, baka wag na. Mga darating na panahon siguro, babanat ako mga bukas, ganun. Gusto kong bumanat dun. Kasi meron akong kaibigang pokpok sa Japan. Ah, nung una, sip-sip sa amin yan. Yung pokpok na taga-Japan na yan. Sip-sip sa mga girls yan. Oh, tapos, nung nag-Esconian kami, galit na galit yan. Gustong manakit. Oh. Kesyo daw, pokpok daw mo, girls, ganyan-ganyan. Te, asan ka? Ano ginagawa mo dyan? Yung totoo, asan ka, te? Ano visa mo? Oh. Huwag na tayo maglukuhan. Kami na, andi dito, nagtatrabaho ng matino. Oh. Ikaw, ano ginagawa mo dyan? Oh. Huwag na tayo maggaguhan. As gusto ko nga kamustahin siya. Hoy, kamusta na yung pokpok kong kaibigan sa Japan? Akala ko ba makabayang ka? Asan na? Asan na yung pambayan mo? Bumangon na tayo? Oo. Oh. ito, sa loob-loob ko ngayon. Ako, wala akong kailangan gawin. Manood lang. Manood lang sa kanila. Bakit? Sila-sila nag-aaway eh. Hindi nyo ba napapansin? Sila-sila nag-aaway ng mga vlogger. Kaya nga, kung gusto ko lang silang bumagsak, eto ah, kung gusto kong bumagsak ang administrasyon na ayaw ko, pababayaan ko na lang tirahin nila ng tirahin si Rodriguez. Tatahimik na lang ako. Ay, pakialam ko sa inyo. Pag bumagsak kayo, papalakpak na lang kami sa likod. O, nila dada. O, di ba? Ay, sandali yung legs ko. O, di ba? Papalakpak na lang kami nila, Coach Oli. Ha, tigas ng ulo nyo eh. Papalakpak kami. Di ba? Pero bakit? Bakit katulad ko? Bakit ko kailangan sabihin yung katotohanan kay ES Rodriguez? Kasi alam ko yung ginagawa ng iba. Alam ko yung style na ginagawa nila, na ginawa nila yung kay PRRD noon. Hindi lang nila makontrang diretso si PRRD kasi alam nilang malakas sa tao. Kaya ang mga sinisiraan yung mga nasa paligid. Yan sila ES. Diba? Meron pang isang grupo dyan ng radio. Siniraan na siniraan si Sunny Dominguez. Naalala nyo nun? Isang grupo ng radio, sinira na sinira si S. Rodriguez. Ah, si S. Rodriguez.
Secretary Dominguez siniraan ng siniraan. Tinanggal ba ni PRRD? Kung merong katarantaduhan ginawa si Dominguez, sigurado ako tanggal na 'yan. Bakit hindi si bakit di tinanggal? Bakit sinisiraan niyo lang? Kasi hindi sila makapenetrate. Hindi sila makapenetrate sa gobyerno at maglagay ng mga sarili nilang mga tauhan na magkukuha ng proyekto para may kita sila. Pera-pera lang yan. Maniwala kayo sa akin. Department of Finance si Dominguez. Oo, meron isang radio station na grupo sila na siniraan nila si Dominguez. Diniin nila ng diniin yung economic managers ni PRRD. Pero wala silang nagawa. The next performance will start moments.